honestly, nalulungkot ka sa tayo ng career mo ngayon? Malungkot in a way, ganun pala habang tumatagal ka rin. 20 years akong nagbubulaga. Naging kalawang ka eh. Nagpaparinig ka ba sa Itbulaga? Actually, marami akong bashers sa Itbulaga. Kung makikita mo, tinitira ka, bakit may mga galit sa'yo sa Bulaga? Oh. Madami na naman nagbabash. Wag, ano yan? Tridor yan. Parang meron silang ganun na prinsipyo. Sinong sila? Gusto mo blind item? Pakaibash na naman ako. Si Kiko, ang Dabber Cuts, nagsimula at kung sino yung kasama niya noon. Kami yun. Kaya ang feeling ko, parang OG. Mga original Dabber Cuts. Doon ako na-insecure eh, pag wala akong regular na trabaho. Hindi mo alam kung kikita ka bukas o next week. I feel pain pag may hinihingi mga anak ko at hindi ko pambigay. Parang nabaldado ka dati eh. Kahit anong hingi nila, bibigay mo. At kasama po natin ngayon, ang nagbabalik ba? Nagpapatuloy. Nagpapatuloy. Patuloy pa rin nag-aartista, Mr. Anjo Illana. Thank you. Hi, RJ. How are you? Anjo. Hindi mo pinakilala, magkasama tayo 90s. Oo nga, di ba? Marami-rami tayong pinagsamahan na show noon. Abangan ng susunod na kabanata, Bulag Pipit Bingi. Movie naman yun. Di ka ba lumalabas sa Palibasa? No? Lumalabas din ako sa Palibasa. Diba? Sa Palibasa, lalaki. Siyempre, siguro sa mga ipinanganak nung 80s, kilala nyo nila si Dino. Oo. Abangan ng susunod na kabanata na napakahusay ni Anjo Illana to. Hindi mo ba namimiss yung mga ganong karakter? Namimiss. Hanggang ngayon, may mga nagtatanong sa akin. Uy, teka, ikaw si Dino. Ako, pinapanood ko yung abangan, tsaka yung mami mo, ganyan-ganyan. Oh, si Tessie Tomas. Tessie Tomas, tapos si Congressman, Anding Tenko. Namimiss mo ba yung mga panahon na yon na usong-uso pa ang mga sitcoms? Oo naman. Oh. Kasi kahit anong episode yan, pag magkakasama tayo nun, masaya, may guest. Masaya. Iba-iba yung atake, iba-iba yung klase ng comedy. Magulo. Pero masaya lahat. Iba yung saya nung 90s. Nararamdaman ko lang. Yung sa amin lang ni Roderick Paulate. Sa abangan. Yung nilaglag ko siya kay Ami Perez. Alam mo pa kailan mo, di ba wala na kayo ni Ami Perez? Sabi na, ay, naging si Ami pala. Tsaka si... ngayon lang nila na laman. Oh. 90s yun, ha? 90s. Oh, nakakamiss, ano? So ngayon, honestly, nalulungkot ka sa tayo ng career mo ngayon. Nagpapasalamat ako kasi this year, sa November, 40 years na ako sa industriya. Nag-start ako, 1984. Marami na akong naranasan. Ito na yung bumuhay sa pamilya ko. At dito ako naging expert. Malungkot in a way kasi, kumbaga, ganun pala habang tumatagal ka rin. Bagamat salamat, maraming blessing, umabot ng 40 years. Kumbaga, inahanap-hanap pa rin yun. Katulad nun, sa Bulaga, 20 years akong nagbubulaga. Monday to Saturday, wala akong ginawa kundi pasok na lang pasok, host ng host. So parang nakakamiss. Yung ginagawa mo ba parate? Tapos ngayon, nag-aantay ka lang. Yun ang hinahanap ng katawan mo ngayon. Katawan, tsaka yung isip. Napupurol yung comedy mo, napupurol yung pag-host mo, naging kalawang ka eh. Kaya pag may bago kang sitcom, katulad nun, last year, meron kaming Team A sa Channel 5. Pag gumagalaw, pag may trabaho, maganda. Pero pag nababakante, medyo... nagiging rusty. Nakakalungkot yun. Nagpaparinig ka ba sa Itbulaga? Hindi naman. hindi naman. Actually, marami akong bashers sa Itbulaga kung makikita mo. Kaya nga, yung kapatid ko, si Polly, laging nagnunood sa inyo. Laging nagre-react yan. Sama, bakit tinitira ka? Bakit may mga galit sa'yo sa Bulaga? Kasi nami-misinterpret nila. Kasi yung unang-una, may movie ako noon eh. In-interview ako. So, anong ano mo sa Itbulaga? Ako naman, siyempre, galing Itbulaga, alala ko, ang pinakabos ko dun si Halusos eh, si Romy sa Elder Halusos. So nung tinanong ako, ganun lang. So dami na nagbabash. Hindi ko naman alam na maghihiwalay pala sila. Pero okay lang yun. Part ng showbiz yun. Itong huli, dami ko rin bashers kasi tinanong, yung movie namin naman ni Jano, itong Tutumba ka ng tatay ko. Siyempre may interview sabihin sa akin. Paano yan pag may alok sa'yo na magbulaga? Eh siyempre, masaya yung thought. Maisip mong babalik, di ba? Oo, kasi 20 years ka din doon. Sabi ko, bakit hindi? Madami na naman nagbabash. Wag, ano yan? Tridor yan.
Pero sa totoo lang, sa Bulaga kasi, ito may share na naman ako. Sana huwag naman masyado mabash ulit. Sa 8 Bulaga kasi, once wala ka na doon, tinanggal ka or nag-resign ka, wala pa akong kilala na nakabalik kahit gusto nilang bumalik. Ganun ang patakaran ng 8 Bulaga. Kaya nung sinabi sa akin na gusto mong bumalik, dati ko pang alam na nung nag-resign ako, hindi na makakabalik sa 8 Bulaga kasi yun yung patakaran sa 8 Bulaga. Although, pwede ka mag-guess at habang buhay ka ng Dabar Cats, nasa ano mo na yun. Para nag-graduate ka sa One Ball University sa 8 Bulaga. 20 years ka doon, nag-graduate ka doon. Habang buhay ka ngayon na ma-identify na. Kahit ngayon, 4 years na wala sa Bulaga. Pag maglalakad ako, oh, di ba sa Bulaga ka? Siyempre, hindi mo naman sabihin, dati po. So, pag may bumabati sa'yo ng gano'n, na di ba sa Bulaga ka, sumasaya ka at the same time, nalulungkot ka din. Oo, kasi nakaka-miss nga yung routine mo na Monday to Saturday, yung samahan nyo ng Dabar Cats. Pag sinabi kong Dabar Cats, hindi lang naman Tito Vic and Joey. Yung mga kasama ko dati, si Kiko, si Kimpy, si Ruby, Jimmy. Ang salitang Dabar Cats kasi, ang mag-invento yun sa pagkakaalala ko ha, pakaibash na naman ako. Si Kiko. Si Kiko ang nag-coin ng Dabar Cats. Kaya feeling ko, nung kinoin yun, ang Dabar Cats nagsimula mula nung kinoin niya at kung sino yung kasama niya noon. Kami yun. Kaya ang feeling ko, parang OG. OG, Diaz. OG. So, hindi ka na umaasa na makakabalik pa sa... Dreaming lang, kasi masaya eh. Nangangarap lang ako na, kanyari, nandun ka, kami pa rin ni Jimmy. Nangangarap ako, magkakasama pa rin kami ng mga nawala na rin. Kasi sila yung matagal kong kasama eh. Si Bitoy, Kimpy, yan yung mga original na Dabar Cats dyan. Nangangarap lang, sabi ko, ang saya siguro pag nandyan pa rin kami, nagbabasa-basaan ng ano, pupunta sa mga barangay, matagal din kami ni Jimmy sa barangay. Hanggang ganun na lang. Pero alam kong hindi na dapat ako umaasa doon. Kasi sa record, wala pang bumabalik na Dabar Cats. Yung nasususpend lang tapos bumabalik. Suspend, oo. Bumabalik yun. Pero yung nag-resign, tsaka natanggal na. Marami akong kilala na gustong bumalik. Dati na nandun pa ako. Hindi talaga pwede. Parang meron silang ganun na prinsipyo. Sinong sila? Ayoko. Gusto mo blind item? Mga original Dabar Cats. Ilan lang naman yun. Wala pang 10 yun. Minsan nagkakamali sila na umaalis. Tapos, minsan nagpapayo pa ako dyan. Na, wag, sayang. Ganda-ganda nung ginagawa natin dito. Lalo na nung Bulagaan. Pero, yun nga. Tapos, nalalaman ko, bumabalik. Nagpaparamdam. Pero tapos, wala rin. Kung ako lang, gusto ko, balik lang sila ng balik. Kasi masaya. Pero hindi naman ako. Isa lang ako sa mga empleyado dun. Katulad nun, na-miss ko nun. Ang ganda-ganda ng samahan. Ano, 'di ba may sex bomb dancers? Ang laking tulong ng sex bomb, ang kalakasan ng sex spaghetti, maaarangkada sa ratings. Tapos nung nawala sila, nakakalungkot din kasi parang kasama mo sila nag-grow sa success, sa growth. So, habang wala kang ginagawa, nandun ka muna kay Senator Jinggoy Estrada, nagwo-work ka doon. Kasi naman ako naman ilang years ba sa gobyerno? 9 sa Paranaque, tapos 6 sa Quezon City. So, may experience naman ako sa government, sa trabaho. So, nag-apply ako kay Senator Jinggoy nun kung pwedeng one of the staff para makapag-regular ng trabaho. Doon ako na-insecure eh. Pag wala akong regular na trabaho, yung hindi mo alam kung kikita ka bukas o next week. Happy ka naman? Oo. Happy ako sa office ni Sen. Kasi bukod sa office ni Sen, ang dami ko ng barkada doon sa ano, iba-ibang offices. Halos lahat, pag nakikita ko, may respeto, may saya. Tapos na sila lahat magpa-picture kasi maka 2 years na. Years ka na. Pero parang pamilya dun sa loob ng Senado kayo. So, hindi ka naman nangangarap maging Senador kaya hindi, nandun. Hindi. Pero tinatanong ako ng mga nandun, lalo na pag may mga bisitang mayor, mga bisitang governor, vice mayor, mga kapitan. Minsan, tatakpo ka ng mga Senador. hindi po. Staff lang po ako ni Senator Jinggoy. Siyempre si Anjo, sa mga hindi nakakakilala, grabing magmahal sa pamilya. Kahit nung wala pa sa buhay mo, sina Jackie, tinaguyod mo yung pamilya mo. Witness ako doon eh. Bakit ganun si Anjo? No? Una-una, panganay ako. Pangalawa, naawa ako sa tatay ko dahil simula nung nakilala kong tatay ko, baldado na siya. Sabihin ng baldado is PWD. Hindi pa uso kasi yung salita PWD nun. Na-operahan siya, na-accidente siya nun. Naka-wheelchair. Pero pumapasok pa rin siya sa office, nagtatrabaho pa rin siya. Kasi lima kami magkakapatid. Nung age ano ako, 15, sinabi sa akin ng tatay ko na, umiiyak siya nun. Sinabi sa akin, pasensya ka na.
pero ikaw na yung padre at yung pamilya ng bahay. Mahirap i-comprehend yung sinabi niya noong mga panahon na yan kasi 15 anos lang ako. Eh. Mga ilang oras din ba ako na naintindi kung ano yung bakit ako na yung padre de pamilya. Kasi ano na siya noon, palala na yung sakit niya. Hindi na nga siya makalakad na, nasa wheelchair na siya. So hindi na siya pwede magtrabaho. Natanggal na siya sa serbisyo kasi sa term ng AFP, CDD, discharge due to disability. So natanggal na siya. Eh masakit sa akin yun kasi tinitingala ko siyang sundalo, officer, doktor. Doktor siya tsaka sundalo. Tinitingala ko yun. So masakit sa akin yun na pinasa niya sa akin at early age. Tsaka ano eh, pag ikaw minahal ng magulang mo, babalik mo yung pagmamahal eh. Babalik mo eh. Tsaka magiging priority mo talaga yung ano eh. Siguro kung lasenggo yung tatay mo, pinapalo-palo kaso. Ginugulpi ka, ginugulpi yung nanay mo. O yung nanay ko, may masamang ginagawa. Siguro, baka yun, baka nagrebelde ako. Pwede, mabait sila sa amin. Eh. Kahit hindi kami mayaman, tinatry nila paano kami paligayahin. Pag Pasko, pag kung meron something, limalilit na bagay. Kaya siguro, yung ano rin, yung pagpalaki sa amin, naging priority ko rin na asikasuhin ko yung mga mas mababa akong kapatid nung naintindihan kong ako na pala yung padre di pamilya. So, nag-work ka no at the age of 15, no? Nag-apply na ako. Nagtigil na ako sa pag-aaral ko. Nung mga panahon na yun, nasa showbiz na ako, pero nagawa ko ng commercial. Kilala ko na si Richard, pag-gala-gala lang. Sumasabay, sama-sama lang ako, parang barka. Hindi ako seryoso sa trabaho ba, sa pag-career bilang showbiz. Pero nung kinausap ako ng tatay ko noon, sinabi ko noon kay Dogs, sabi ko, Dogs, ano eh? Ako na yun. Padre ito pamilya eh. Kinausap ako ng tatay ko kaya kailangan ko na magseryoso sa trabaho. Kahit hindi ko alam kung sisikat ba ako, magkakaroon ba ako. Hindi ko alam kung may talent ako noon eh. Kasi sumasabit lang ako sa kanila noon eh. Parang wala naman akong future sa showbiz noon eh. Pero nung kailangan ko na magtrabaho kasi kailangan kong ikayod yung nanay, tatay ko tsaka mga kapatid ko. Wala naman trabaho yung nanay ko noon eh. Nga. Tapos syempre nag-aalala ko dahil baka kailangan ng tatay ko ng gamot, magpa-rehab, wala na siyang trabaho. Ganun. Kasi mga kapatid ko, ang liliit pa. Paano to? Mula nun, ano lang ako, pag may binigay sa akin na guesting, mga ganyan, seryoso na. Hindi katulad dati na happy-go-lucky lang. So, hanggang ngayon ba ganun si Anjo? Pagkatapos mong magkaroon ng pamilya, naintindihan na ng mga kapatid mo na, oh, kayo na muna kay mami since wala na si daddy, di ba? Ako eh, papahinga muna, sarili ko naman, pamilya ko naman. Ako naman, yung pagmamahal sa katulong ko sa la, panghabang buhay na yun. Hanggat kaya ko, sige. Pero, gusto ko kasi ma-experience ng mga kapatid ko, yung na-experience ko. Kasi ang sarap ng pakiramdam na tinutulungan mo yung magulang mo, nagpa-aral ka sa mga kapatid mo, papakain ka, yung kinikita mo para sa kanila rin. Ayokong lumaki itong mga to na sanay na binibigyan ko sila. Gusto ko maramdaman nila yung tinulungan nila yung magulang nila, tinulungan nila yung mga kapatid ko. Katulad na yun, si Ryan, tuwan-tuwa ako si Ryan. Proud na proud ako sa bunso kong kapatid. Binigyan ng bahay yung nanay ko. Oh. So si Jo Marie, ganun din? Si Jo Marie, ewan ko may contribution siya dun sa bahay, pero nagbibigay rin siya sa mami ko. Wala akong masyadong ano dito sa bahay kung ano ang contribution niya dun sa bahay kasi nga isang taon may higit din kami nag-away. Kaya nung New Year lang kami nagbate, hindi ko pa nakakausap ng casual. Hindi mo pa nakakausap ng mahaba-haba. Hindi naman kailangan mahaba eh. Casual lang. Parang tayo lang, ganito. May ano pa kami, tingin ko may wall pa. Importante na na-break naman yung ice na. Ba't pinaabot niya ng isang taon at mahigit? Eh, galit kami sa isa't isa. Galit siya sa akin, galit ako sa kanya. Pero dumating ang New Year, sabi ni Ryan, oh, dito, baka nandito doon si Jo Marie tsaka si ako kasi matagal ko lang kinalimutan yan eh. Noong mga unang buwan, bubuisit ako, nagagalit ako kasi sa part ko, bakit? Anyway, para sa akin, ano na yan eh. Kasi sabi ko, ano kaya ang sasabihin ng tatay ko sa akin kung buhay pa siya? Inisip ko yung paano siya magsalita, paano siya magbigay ng payo. Di sinabi ko, wala na yan, ganyan, kalimutan mo na yan, ganyan. Okay, so wala na akong hinanakit, wala na akong galit after 3 months. Tumagal na nga ng more than a year. Pero nung sinabi ni Ryan na okay na sa akin yan, sabi ko sa sarili ko, handa na akong
harapin siya tsaka kausapin. Kasi, choice mo na wag muna siyang harapin dati. Choice siguro namin. Pareho kami na wag kayo magkita. Oo. Tapos choice na rin siguro nila mag-asawa dahil pumunta sila nung imbitasyon. Alam naman siguro niya na nandun ako. Ako naman, alam ko na nandun sila. So handa na rin akong nakipagbatinan. Ang pinakagusto ko na nangyari nung New Year, hindi ko inisip, nahihirapan pala yung nanay ko sa sitwasyon. So nung sinabi... Yung ni Jo Marie. Oo, na, yung more than one year. Hirap na hirap pala siya, hindi na nagsasalita. Kasi hindi masyado ako matalakan ng nanay ko. Kasi nga, panganay ako. Siguro alam niya yung ako yung nagdadala nitong pamilya, kaya parang tatay yung dating ko sa kanila eh. Magbati na. Hindi, walang ganun. Siguro iniisip niya, nirespetuhin ko na lang to si Anjo, magkaaway sila. Kaya nung gabing yun, hinawak niya kami dalawa, tapos sinabi niya, tuwan-tuwa ako ngayon, magkabati na kayo. Alam mo, basag yung puso ko nun kasi sabi ko, nanay ko, 77 na. Meron pala siyang pinagdadaanan na ganito. Matuwa na rin ako nun. Karga for, pala niya yun. Ano? For my mommy na karga pala niya. Parang may binagin siya ganun, parang siya nabunutan daw siya ng tinik. Hindi ako nagsisi noon. Natuwa ako noon na at least, 77, ayoko na siyang pahirapan. Kaya tuwan-tuwa ako noon. So kayong dalawa ni Jo Marie noon that time, formal yung pagbabati ninyo. Wala na yun. Ayan. Ganun lang? Hindi. Lang ganun. Walang aminan ko sila. May kasalanan. Ano lang, binati ko siya, Happy New Year, Jose. Jose kasi tawag ko dyan, no? Sa Happy New Year. Happy New Year. Tapos Happy New Year din, kuya. Walang kasunod yon kasi siguro nag-iilangan pa, nag-aamuyan pa. Gabi, nung pauwi na ako kasi nilalagnat ako noon, tsaka mami ko pagod na, hatid ko na siya sa Kalamba. Bumati ulit ako kasi andun din naman sila. Wala lang kaming casual na usapan kasi nga, siyempre may wall pa rin yun. Pero para sa akin, hindi na kami galit sa isa't isa. Wala nang tinatanim na galit. Tsaka yung nanay ko, pinaka-importante. Siyempre, iba magtataka. At pinag-awayan nila. Ba't ganun katindi? Bakit ganun humaba yung galit nila sa isa't isa? Sa naririnig ko, iba yung kwento niya. Iba rin naman yung side ko. Kaya hanggat hindi namin napag-uusapan yun, walang lilinaw doon. Pero sa akin, kung hindi rin namin pag-usapan yung bagay na yun, which is okay din sa akin, okay lang. Ganun din ang ending pagtatalunan niya pa rin pag nilatag niya lahat? Ay, hindi na siguro. Kasi tinanggap ko na yun. Inisip ko na kung bakit. So may sagot na ako doon sa bawat spekulasyon. Siguro siya rin ganun. The mere fact na nagkamayang kayo, nagbatihan kayo, ibig sabihin nun, tapos na yon. Kung ayaw pag-usapan, okay na rin para tapos na. Kasi baka mamaya magkasugat pa dun. Simula na naman ng tampuhan. Kaya okay na rin, hindi na rin pag-usapan. Basta't nagkaroon kayo ng patawaran, okay. Kumbaga may closure na kayo. May breaking of the ice. Kayong mga magkakapatid, kasama si Mami, nag-attend kayo ng wedding nila? Ay, hindi. Di pa kami okay nun. Tsaka malayo eh. Las Vegas. Sila yata. Siguro dito. Pag kinasal sila dito sa Pilipinas, ako, willing ako mag-attend kahit hindi ako imbitahan. Ha? Hindi, kasi kapatid ko yan eh. Alam mo kasi, hindi naman kapatid ang touring ko dyan sa mga kapatid ko eh. Mga anak. Bakit? Yun ang kinalakihan ko eh. Kaya late din ako nag-asawa. Mga 30 na ako nag-asawa kasi wala nga akong balak mag-asawa nun. Sabi ko, hanggang makatapos sila sa pag-aaral. Kaya ang tingin ko sila nun, sabi kasi, padre de pamilya ka na. Inisip ko, sila yung pamilya ko. Wala akong asawa, wala akong anak, pero ito na yung mga anak ko, yung mga kapatid ko. Apat yun eh. Panganay ako, si Ryan nun, mga 4 years old, 5 years old. So lahat yan, mga anak ang turing ko nun. Hindi kapatid. Yung pangalawa, yung namatay. Si Robin. 2010 siya. 40 years old siya naman. Yun, kapatid ko yun. Kasi madalas kami magsuntukan nun ng bata kami. Laki no, 6'3 yun eh. So yung tatlo, si Polly, si Jo Marie, si Ryan. Iba yung turing ko dyan, hindi kapatid. Stricto ako nun, disciplinarian ako nun. Kasi yun ang disiplina sa akin ng tatay ko. Kung ano yung tinuro sa akin ng tatay ko, o yung tungo niya sa akin bilang tatay. Ganyan ang turing ko dun sa tatlong kapatid ko. Kumusta naman kayo, Anjo, ng ano? Alam ko separated naman na kayo. Pero kumusta yung co-parenting niyo? Anong co-parenting style niyo? Una-una, hindi kami nag-uusap para mas mabuti, para wala nang sagutan. Pangalawa, hinahayaan ko na lang, siya na lang masunod, nanay na lang masunod. Pag may sinabi, ganito, sige, susunod na lang ako. Para wala nang conflict, wala nang friction, wala nang away. Bihirang-bihira akong kumontra kung may hindi ako gusto sa mga desisyon. I-adjust na lang ako. Ang ano kasi nito, yung mga anak ko, sila yung nahihirapan pag nagtatalo kami. So sabi ko, hiwalay na kami. Bakit pa kami magtatalo? So ano na lang ako, bawo na lang ako sa mga nangyayari.
para na yun sa mga anak ko. Masakit sa kanila yung naghiwalay siguro kami. So sa akin, ito na lang mabibigay ko sa inyo. Hindi na kami mag-aaway ng nanay mo. So yung mga anak mo, sanay na. Tanggap na nila. Ganun ang sitwasyon. Oo. Mas gusto na yata nga nila yun. Pati nga sila, may namando na ako. Oh? Okay lang. So, parang ang boss yung mama. Okay na sa akin. So yung mga anak mo, kanino nakatira? Sa mother. Hindi na ako nakipag... Kung ano yung gusto niya, gano'n na lang. Pero nahihiram ko naman, lalo na yung lalaki, sa may tatlong araw sa akin. Or choice ng mga anak mo. Mami, doon muna kami kita. Nire-request ko lang. Sa anak ko, pwede ka ba dito? Ngayon, wala akong kasama eh. Weekend. Tapos papaalam sila. Na okay naman sa mami. Wag lang matagal. Siyempre, nag-decision na ako na, oh, ikaw ang bahala sa mga anak natin. Ha? Ako, nandito lang ako. Ano yung utos nyo? Ano yung kailangan nyo? Ano yung kailangan ko bilang tatay? Kumbaga, sole custody mo, ikaw ang bahala kung anong gusto mo sa mga bata. So, kahit ganun ang sitwasyon nyo, nagkulang ba si Ancho sa mga bata? Ah, sa bata. Nagkulang ako sa... Kasi, di ba, dati, parang may post si Ancho, may cryptic post. Hindi ko alam eh. May nagsasabi lang sa akin. Inaaway na naman ako. 2021 pa naman. Oh. A good father provides something like that. May times kasi nagre-reklamo siya sa parang pag-provide ko. Eh, pandemic nun eh. Tsaka wala na ako sa Bulaga. Siguro nasanay siya na meron ako lagi. Never naman ako nireklamo dati eh. Pag may trabaho ko na kulang ako sa sustento or pangangailangan. Kasi binibigay ko naman lahat. Siyempre, pag wala akong trabaho, magkukulang tayo ng ano. Medyo maghihigpit ng sinturon. Medyo higpit. Minsan meron, minsan wala. Hindi nakatulad dati. Oo. Na maluwag na maluwag ako kasi maluwag ang pasok. Siyempre, pag hina yung tulo ng gripo, mahina rin yung pagbigay ko. Naipapaliwanag mo ba doon sa nanay? Hindi kami nag-uusap eh. Oo. Pinapaliwanag ko sa mga anak ko. Na sila sana, nagsasabi doon. Oo, na sana sila na magsasabi na, wala akong trabaho ngayon. Pag meron naman, nagbibigay ako. Ayoko na rin pahirapan yung mga bata. Pero I want to be open and I want them to understand na there will be time, days na meron ako. There might be days na wala ako or hindi ko kaya yung hinihingi nyo. Baka hindi ko kaya na. Alam naman ng mga bata. Was there a time na na-hate ng mga anak mo, ikaw, nung naghiwalay kayo? Di ba may ganun minsan kasi? Sa parents kasi, may kukwento yung nanay. O kaya yung tatay, di ba? So napapasama yung imahe ng nanay o ng tatay doon sa mga bata. Because nagkukwento ng kasiraan ng tatay. Kaya kami naghiwalay kasi ganyan yung tatay. Oo. Hindi ko alam eh. Pero may nararamdaman din akong minsan hinanakit sa kanila. Hindi ko alam kung hinanakit sa akin or hinanakit dahil failed marriage. Bagsak. Hindi kami nag-uusap tungkol dun eh. Hindi ko alam nagkulang ba ako na hindi ko talaga nilaban. Ganun ba yung isip nila? Hindi ko nilaban yung marriage namin or naghihinakit ba sila sa akin dahil yung sinasabi siguro ng nanay na kaya kami naghiwalay kasi ganyan. Hindi ko alam eh. Pero hindi naman ako lumalayo sa kanila. 24 hours, nandiyan ako kung kailangan niyo ako. Hindi ako nagpapakita na huwag niyo akong disturbuhin or busy ako or wala akong oras sa inyo. Hindi. Pag may sinabi ang mga yan, nandiyan yung oras ko para sa kanila. 100%. Nandiyan yung pagmamahal ko sila lahat. 100%. Pag kailangan nila ng material na bagay, sabi ko nga, pag meron ako, nandiyan ako 100%. Pero pag wala, sana maintindihan din nila ako. Bakit sana maintindihan ka nila kung wala? Ibig sabihin, may mga times hindi ka naiintindihan kahit wala ka. Siguro. Or kahit totoong siguro, wala ka. Kasi, hindi sila naniniwalang wala ka. Ganun din. Kasi nasanay sila eh. Na laging meron. Ilang yung panganay ko nung nagkaroon ng COVID, 22. So for 22 years, para may idea ka lang, sanay na sila lahat na pag may kailangan sila, andun ako, para akong genie. Your wish is my command. Katulad ng sinabi, baka hindi naniniwala or baka nagdadamot ako or baka parang hindi nila matanggap eh na sorry, ano ngayon, hindi na ako katulad ng dati na genie. Paldo-paldo ka nun. Oo, palumpalo. Ngayon, baka naninibago sila. Kaya tulad nun, tama yung sinabi mo eh. Pero ayoko na kasing pag-usapan eh, sa mga anak ko yung mga bagay na ganyan. Gusto ko lang ma-realize nila ngayon na unti-unti naman ng panahon, medyo na iisip nila, parang naghihirap tong tatay ko, parang nahihirapan tong tatay namin ngayon sa trabaho.
Which is open naman ako. Kunyari, meron akong movie, meron akong TV show. Sasabihin ko sa kanila yun. Meron kaming group chat. Mag-heart na yung mga yun, isa-isa. Kunyari, ah, binabalita mo sa kanila? Binabalita ko sa kanila kasi baka isipin nga nila, dinadamutan ko sila. Baka hindi nila maintindihan, hindi nila mag-guess o hindi nila matanggap. Kaya pag meron ako, may message ko yun. Ang ibig sabihin ng message na yun, oh, mga anak, meron akong kita, may pambita yung pansit. Ganun ang ibig sabihin nun pag sasend ko sila. Kaya pag may apat na akong heart, masaya na ako nun kasi nasabi ko na yung gusto kong sabihin. In other words, baka may gusto kayong hingin sa akin, meron ako. Nahihirapan ba ngayon sa kanyang buhay si Anjo? Compared dati, mahirap ngayon. Bilang mo, 20 years akong araw-araw. Alam mo gano'ng ka, araw-araw ka nagtatrabaho. Mm-hmm. Araw-araw ka meron. Compared sa, minsan meron, minsan wala. Si Anjo ba hindi nakaipon? Nakaipon. Meron akong bad investments. Meron akong bad experience sa pagtitiwala. Hindi ko rin masabing hindi nakaipon kasi nagamit ko naman ng maganda yung kinita ko dahil mga anak ko naman, hindi naman ako nagkulang. Ano lang talaga ako, minsan hindi ako swerte sa business. Tapos, minsan, hirap yung kung sino pa yung kaibigan mo, best friend mo, bilang naloko ka sa negosyo. So, yung mga naloloko ka, natuto ka na ba? Oo. So, takot ka na magtiwala? Takot ka takot, na? Takot. Nag-due diligence ka na? Sandali muna. Medyo i-background check ko muna. Ako kasi, G, mabilis akong magtiwala. Pag nakita kitang mabait ka sa akin, may oras ka sa akin, hindi ka mahahalatang may masama ka palang binabalak sa akin. Wala akong ganun na kakayahan. Basta't nagpakita ka sa akin ng mabait ka sa akin, sobrang pagtitiwala ako sa inyo. Sa ngayon, nag-aaral ang mga anak mo. Hmm. Paano yun? Hindi naman sila sa, kumbaga, ang tuition fee niyan, mga nagmumura din. Oo. Natutuwa ako sa asawa ko naman, ate. Kasi dati, wala akong hinihingi sa kanya na share. Ngayon, yung trabaho niya, mas malaki yung binibigay niya kaysa sa akin. Depende pag meron ako o wala. Sabi ko nga, pag meron ako, pag may sobra ako, nabibigay ko. Pero pag kulang, pasensya na, ganun talaga. Pero siya, natutuwa naman ako dahil hindi naman niya sinusumbat sa akin na ba't mas malaki yung tinutulong ko sa mga bata ngayon. Wala naman ako naririnig. Kaya natutuwa rin ako kasi siguro, after all these years na hindi ko siya hinihingan ng pera, natututo rin siya na mag-ano yung kinikita niya sa mga... Mahirap lang nga kasi sabi mo nga, medyo madugo yung tuition. Although yung panganay ko graduate na yun, nagtatrabaho na yun, si Mika. Yung pangalawa, nagdesisyon na mag-aral sa Melbourne, Australia. Yun, medyo mabigat din yun. And may mga ganun na, no? Siyempre, iba magsasuggest. Ba't hindi sila mag-usap para okay ang lahat? Bakit nagsisettle sila sa okay silang hindi nag-uusap? Hindi nag-work kasi sa amin nang nag-uusap kami dati, nung nasa relasyon kami. At nung wala rin kami sa relasyon, parang nauuwi lang sa away, sa sagutan, galit. At saka meron siyang ano na eh, meron na siyang someone. Eh, ah, okay. Na siya, okay. 8 years niya, tatila. So sa akin, gusto ko lang maging tatay sa mga anak ko. Since hindi naman kami compatible maging magkaibigan din dahil nagtatalo rin kami. Hayaan mo na yung ano, oh, sige ikaw na yung masusunod. Mas maganda na yung ganito, tahimik na lang tayo. Ngayon lang nangyari sa iyo, ano? Oo. Yung nagahagilap ka, lalo na kailangan talaga. Kasi mula nung bago pa ako mag-asawa, di ba sabi nga, mga kapatid ko, maraming problema dyan. Nag-artista yung kapatid ko, dalawa, tatlo. Tatlo pala nag-artista. Wala akong hiningi dyan, ising ko. Sa inyo yan, pera niya, sa inyo yung kinita niya. Mali pala? Hindi, okay lang yun. Kasi sobra-sobra ako nun eh. Kaya sagot ko lahat. Sagot ko Meralco nyo, sagot ko bahay nyo, sagot si mami, si daddy nun, ang buhay pa. Sagot ko lahat yan, wala kang gagastos yan. Enjoy nyo yung pera niya, enjoy nyo yung kita niya. Masaya kasi ako pag sagot ko eh. Hindi ka na nangungwenta, basta kaya mo. Nah, hindi. Walang kwentahan to. Basta masaya ako pag may ginagawa akong ganyan na yung pera ko na pupunta sa mabuti. Kumusta naman ang mga anak mo, Anjo? Wala namang naliko ng landas. Yun ang lagi kong pinagdadasal. Kaya meron kaming group chat kasi gusto ko okay ba sila. Kasi nung bagets ako, marami na experience na alam kong madali yung droga pumunta sa'yo. Ako hindi ako natutong uminom. Nakikita ko yung bad influence, madali. Turo ng Yossi. Nasa environment ang ano eh. Correct. Even drugs. At yung droga, na-realize ko nga nun, after nung pagtanda ko na, yung droga pala, hindi naman pala manggagaling sa drug pusher, no? Manggagaling sa kaibigan mo. Di ba, pag sa eskwela, sa turo siya, huwag kang ano sa mga taong hindi mo kilala. Yung mga ganitong itsura, di ba? Iniisip mo, yung drug pusher, ganito itsura, ganito. Mm-hmm. Hindi eh. Ang magtuturo
nagsusuro sa'yo ng bad influence, makilala mo eh. Kaya ako, yung experience ko na yun, ina-apply ko sa mga anak ko. Ay, yung mga ano nyo ha, barkada nyo ha, pag may nagbigay ng mga ano yan, magtuturo sa inyo magdags ha, huwag ha, sama yan. Pati Yossi, yung inom, may lisensya sila sa nanay. Kaya, sige, okay na. Occasionally naman. Sana. So, wala ka pang apo? Wala pa. Ang gusto ko naman, makatapos sila lahat. Yung apo, blessing na lang. Pagdating na araw. Tsaka yung mga pangasawa. Yun lang, pinipray kong isa yung mga babae kong mga pag-asawa na mabuting tao. Okay lang yung mga lalaki. Yung mga babae. Hindi naman sobrang yaman, di ba? Kasi matino, may kaya ba? At huwag sinasaktan yung mga anak mo, di ba? When was the last time you cried? Ngayon kasi hindi cry eh. Yung pain. I feel pain pag may hinihingi mga anak ko at hindi ko mabigay. I don't cry but masakit. Parang nabaldado ka dati eh. Kahit anong hingi nila, bibigay mo. Ngayon parang ano ako, handicap ba? Hirap ako mabigay yung kailangan nila. I try my best. Meron, sige. Pero iba yung dati eh. Isang hingi mo lang sa akin, mabilis. Yung cry, hindi ko maalala kailan ako huli nag-cry. Baka yung namatay yung kapatid kong Tirobi. Sumunod sa akin. Oo. That was 2010. Pero nagsasorry ka pag hindi mo maibigay. Yeah, oo. I explain. But I have to explain more than once kasi parang nga hindi sila naniniwala. Hindi sila sanay kasi. Parang hindi nila matanggap din na bakit ganito yung dada natin ngayon? Parang hindi naman ganito to. Ah. So yun ang ano ko. So kailangan kong explain na mabuti. May message ko sa group chat namin para maramdaman nila, oh, medyo may ano tayo, blessing. And they're proud of it. Natutuwa sila, lalo na movie ganyan. May baby yung poster. May alabas na yung movie. Manonood tayo ng premiere night. Ganyan. Heart-heart. Natutuwa sila. Kasi hindi lang naman pera eh. Proud sila dahil tatay nila. Meron accomplishment, achievement sa buhay. Alam nila na sikat tatay nila eh. So proud sila doon. Ano, Anjo, yung sana ganito yung anak ko sa akin? Sa ngayon, sana hindi na sila nag-iisip na kung ano man, kung bakit nahihirapan ako ngayon. Sana maintindihin lang nila yung pinapaliwanag ko sa kanila at matanggap nila yun. Hindi ka ba humihingi ng tulong sa kanila? Panganay ko, di ba, nagtatrabaho na. Nung graduation, sabi niya sa akin, parang nag-post siya na for mama and dada. After all these years na pinag-aral niya ako, ganyan-ganyan, ako naman ang babawi. Mas may value sa akin, G, yung sabihin sa'yo na heart, pabadal lang ka ng heart, babatiin ka. Sasabihin ng anak ko na lalaki na, can I stay with you this weekend? Can you bring me to school? Naglalambing. Pag naglalambing yung mga anak ko, big deal, priceless sa'yo. Yun. Walang halaga yun. Big deal sa akin. Ito lang yung panganay. How are you? Di ba? Okay na sa akin yun. Kahit hindi ako okay, nag-aantay ako ng trabaho. Masaya na ako noon. Kasi yung how are you galing sa anak mo. Ibig sabihin, kumusta ka? Okay ka lang ba? Hindi naman na kailangan habaan yung message. Alam mo na, uy, nangungumusta yung anak. Nag-worry sila kung okay ka lang ba. Okay na sa akin yun. So dapat hindi ka magkasakit, Anjo. Dalas ka akong magkasakit nung itong huli, malamig eh. Pag malamig na panahon, nagkakasakit ako eh. Eh itong mga flu ngayon, ang tatagal. Kasi umabot ng 2 linggo itong Pasko, nagkasakit ako. Gumaling ako, January na eh. Dami may nagamot. May mga flu ngayon, iba eh. Sino nag-aalaga kay Anjo? Ako. Wala kang kasama sa buhay? Yung nanay ko, binabantayan ako. Kasama ko ngayon yung mother ko. Ah, okay, okay. Kasi yung mother ko, mag-isa lang. Si Polly, kasama niya. Nag-decide ako 2 years ago na sama ko sila para kung anong kailangan nila. Kasi yung mama nung mag-drive, wala naman silang driver. Malayo. Ang pamilya ko ngayon na physical, yung nanay ko, tsaka yung kapatid kong si Polly. So, Anjo, anong maipapayo mo sa mga anak kung paano tratuhin yung parents nila and vice versa? Ang pinaka nakikita ko kasi they take their parents for granted. Minsan nakakakita ko na yung mga bata, ayaw nila na tinatratong anak. Mm-hmm. Ayaw nila na tinatratong bata. Tapos yung pagsisisi nasa huli. Yun yung nakikita kong trend ngayon ng mga bata. Gen Z? Oo. Kahit before Gen Z, ang tawag nga dito yung peer pressure. Parang mas tama yung barkada kaysa sa magulang. Kung ano yung sinabi ng barkada, ang tingin nila, yun ang tama. Hindi yung mga turo ng magulang. Sample lang ha, sample. Tatakas ng bahay, sasama. Tingin niya, tama itong ginagawa namin. Nalulungkot ako masyado sa mga magulang pag nakikita ko na aksidente na yung mga bata. Hindi na uuwi yun. Aksidente na eh, car accident na eh. Ilang beses yun, pati sa showbiz meron. Kasi ang pinakinggan nila, yung barkada. Mas yung peer factor na, o subukan natin mag-yosi, subukan natin mag-inom, mag-cut class tayo, mag-lakwatsi tayo, drugs. Hindi manggagaling sa magulang yun. Correct. Sa barkada. Kaibigan yun at barkada. Kaya yun lang. Advice ko sa mga kabataan.
wala nang ibang magmamahal sa iyo ng unconditional love kung hindi yung nanay mo at yung tatay mo. Kaya kung meron man silang binibigay na advice, totoo yun, para sa iyo yun.